Magluluto kami ng napakasimpleta, napakasarap na ulam para sa pananghalian, hotdog a fritada. Simulan natin tulutuin, sobrang sarap ito. So ito guys, simulan natin sa pag-igisa ng bawang at sibuyas. Una natin ilagay itong bawang. Ayan. Medyo igisa-gisa lang natin ito ng bahagya. Kahit hindi na itong mag-golden brown ng kulay, okay na yan. Aamoy naman yan eh. Ayan. Basta pag umamoy na yung bawang, okay na yan. Pwede natin ilagay itong sibuyas. Para hindi gaano sunog yung ating bawang at sibuyas. So ayan, medyo gisa-gisa. Mas maganda kasi medyo may pagkamalutong pa yung sibuyas. Kaya ang gagawin ko dito ay ilalagay ko muna kaagad itong patatas. Napakasimple lang ng luto na ito. Kumbaga, kung gusto nyo mag-experiment, isa ito sa pamamaraan. Kung gusto nyo kumain ng ganito, ng afritada na hotdog, pwede kayong magsahog ng hotdog katulad ng gagawin namin ngayon. So yan, isang napakagandang idea ulit para sa mga nagtitipid. Kasi mas makakabili kayo ng hotdog na mas mura. Meron ang hotdog na 20 pesos, 5 piraso na. So tamang-tama, di ba? So yan, next na gagawin natin dito ay pwede na natin ilagay itong hotdog. So ito, itong hotdog na nga pala ito, ang halaga ng bawat isa nito ay 10 pesos. So 30 pesos yung hotdog. Lahat-lahat. At yung ginawa namin hiwa, dyan ito lang kaliliit. Mas maganda kung mas maraming hotdog, di ba? Kaya kung makakabili kayo ng mas murang hotdog, mas maganda. So yan, hayaan lang muna natin ito na nakaganyan. Pero mas maganda dito habang natin isabay-sabay na natin para naluluto na yung ating mga ingredients. Lagyan natin yung carrots at saka yung bell pepper para lumasa kaagad. At halo. Yan, hindi muna tayo maglalagay ng tomato sauce. Hayaan lang muna natin na medyo maluto ito ng bahagya saka natin ilalagay yung tomato sauce at pakukuluin. So ayan. So sa puntong ito, maglalagay naman ako ng pampalasa, ng paminta. Ayan. Mamaya tayo maglalagay ng magic sarap dahil meron tayong carrots na iluluto. So may hirapang lumambot kapag naglagay kaagad tayo ng magic sarap. So ayan na muna natin ganyan. At takpan muna natin ito hanggang sa maluto yung ating hotdog at yung patatas at carrots. So ito guys, ayan, medyo haluin lang natin. Kung napapansin nyo, yung hotdog ay luto ka agad. Mabilis lang naman kasing maluto yung hotdog. Pati yung carrots, luto na rin, no? Saka yung patatas. So napakagandang tingnan. So ganito yung tamang luto. So next na gagawin natin dito, maglalagay na tayo ng tomato sauce. So gantong kalaking tomato sauce, hindi natin ito lalahatin. Kalahati lang ito kasi baka naman sumobra ang asim. Kasi yung hotdog, medyo may pagkamaasim na yan ng konti. So hindi natin masyadong dadagdagan ng pampaasim. So lalagyan lang natin to ng kalahati. Dami nitong tomato sauce. Oops, okay na yung ganyan. At haluin natin. Itsura pa lang talaga nakakatakam na siguradong magugustuhan ito na inyong mga anak. Lalo na yung mga anak nyo na hindi mahilig kumain ng gulay. Sigurado pag ito yung pinaulam nyo sa kanila, siguradong kakain sila ng marami. So ayan, nahalo ko na at pwede na rin tayo maglagay dito ng magic sarap. So bawat lagay ng ingredients, halo. Ayan, haluin ulit at pakuluan na lang natin to ng 4 minutes. Takpan natin ito. Pakuluan natin ang 4 minutes. So ito guys, naka 4 minutes na. Haluin natin. Yan. Medyo nanikit, pero okay lang yan. So yan. Luto na. Yung napakasimple at napakasarap na ulam para sa pananghalian. Hotdog afritada. Ganun lang kasimple magluto ng afritada. Yan o. Subukan nyo rin magluto ng ganito at siguradong magugustuhan ito ng inyong buong pamilya. Sobrang tipid niyan. Pwede rin itong panegosyo. Kung meron kayo mga karinderiya, pwede nyo idagdag ito sa inyong mga recipes. Mga pang-budget ulam talaga na siguradong magugustuhan ng inyong mga customers. So, yun, oh, napakasimpleng luto lang, di ba? Pero sigurado namang may enjoy ito ng inyong buong pamilya. So, yan. Sana nagustuhan nyo.